Welcome to Donmar TV News Channel. Ayan na, ayan na. Ang dami nila, oh. Etong mga nasa kanan, tingnan nyo, ha. Puro media yan. Kaya may mikropono. Mga ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mga 19. Ganon. Palakpakan! Tinutulan ng mga estudyante ng PUP. 16 lang ba ang estudyante o 19 lang ba ang estudyante ng PUP? Paki-explain niya! Ayun na naman yung caption ninyo. Tinutulan ng mga estudyante ng PUP ang ginagawang hakbang ng DND. Lahat talaga? Lahat? Lahat? Wala pang ang 20? Lahat na kagad? 20 lang ba laman ng estudyante dyan? Kayo talaga? PUP community para kundinahin ang pagsikil ng gobyerno sa academic freedom. Palakpakan! Buti nga sa inyo, buti nga, buti nga. Buti nga, buti nga, buti nga. Ayan, sana ho, matapos na ho talaga bago matapos ang termo ni Pangulong Duterte. Matapos na ho mga manluloko, mga scammer. Palitan na nga natin ang tawag natin dyan. Sa mga komunista, pwede na ba natin tawagin na lang silang scammer? Scammer mo naman talaga huya mga yan eh. Ini-scam nila yung mga tao na pumunta doon sa bundok. Tapos, mangikil ng mga negosyante para may kita sila. O, anong tawag mo doon? Scam. Kasi ngayon may issue tungkol doon kay Pinky Web at saka doon kay Roque. Ang pinapalabas ng mga nasa Twitter, napikon daw si Roque. Hindi ho. Pinanood ko ho pa ulit-ulit. Hindi ho siya inapikon. Kasi yung pag sinabi mong napikon, in the moment, ibig sabihin, importante yun. Pag napipikon kayo, inuunti-unti ka, tapos bigla ka mapipikon. Hindi ho ganun na nangyari. Pinanood ko po eh. Pinanood ko po yung buo. Kasi ayoko ngang mag-comment lang eh dahil dun sa Twitter. Pinanood ko siyang buo. Tapos, nag-commercial muna bago nag-comment si Roque. Nag-commercial muna bago niya sinabi yung I want to correct you, ganito. Kinorek niya kasi si Pinky Web. Kinorek niya na parang ini-insist ni Pinky Web na dapat parang i-condemn o paburan, hindi paburan yung ginawa ni Secretary Delphine at pumabor siya sa UP bilang UP student. At pinalalabas doon, sabi ni Pinky Web, kino-quote lang naman daw niya yung nasa Twitter. Yes, tama siya doon. Pero, ang dating dun sa pag-quote niya, parang totoo yung sinasabi nung nag-kino-quote niya. Na pag hindi mo kinundin na yan at UP student ka, para kang walang kwentang UP student. So ang dating nung kay Spokes, mali yung klaseng ganong insinuation na sinasabi mo pag hindi kinundin, parang walang kwenta. Mali ho yun. Kaya nga ho, sinasabi ni Roque doon, sandali, sandali, mali naman yung ini-insinuate mo na pag hindi ko kinundin o hindi ko inano yan, nilabanan yan, ibig sabihin na parang hindi na ako taga-UP o kung ano man. Yun yung sinasabi ni Roque. So, sabi nung iba na nasa Twitter, keso ano daw, napikon daw si Roque. Hindi ho, barado ho si Pinky Web. Hindi ho siya napikon. Babinara niya. Buti nga eh, kasi minsan, di ba, do you denounce yun? She asked, do you denounce yung ginawa ng DND? Okay, yun ang tanong sa kanya. Pinaulit-ulit niya pa, do you denounce? Na parang ang dating, pag hindi mo dinenounce, taga-UP ka, sablay ka, parang ganun. Although, ang reason naman niya, galing lang naman daw yun sa Twitter. Pero yung pagtatanong niya ng ganun, parang inisinuate niya na totoo yung sinabi nung nasa Twitter. At pag hindi mo dinenounce, may problema sa'yo. Ganun ang dating. So, kinurek ngayon ni Roque. Sa totoo lang, barado siya doon. Kasi, sanay siguro sila sa spokes na malumanay, ganyeto, ganyan. Hindi nakapagtiis si Roque. Hindi pa pwede to after commercial. Kinurek niya yung mali. So, butata talaga doon si Pinky Web. Ang problema, yung mga sa Twitter, kesyo napikon daw si Roque. Sorry, kayo ang pikon. Kayo ang pikon. Kayo ngayon ang iyaktae. Ha? Barado kayo, barado kayo.
Panoorin niyo yung buo. Huwag niyo papanoorin yung pinopost ng ano ha sa Twitter kasi fake yung hindi naman fake. Incomplete. Kaya mukhang ang dating noon kasi yun yung una ko napanood eh. Tinext ako ni ano, basta tinext ako. Ay, panoorin mo ito, tingnan mo ha, inano si Hero. Okay, sabi ko, ha? Pinanood ko sa Twitter. Aba? Galit na si ito sa Twitter, galit na kagad si Roque. Sabi ko, bakit kaya nagalit to? So pinanood ko yung buo, di ba? Kaya kasi kailangan yung panoorin yung buo. Alam nyo, sa totoo lang, alam nyo kung bakit medyo ganyan na ho ang response nitong mga komunista, itong mga scammer natin, mga scammer ng mga kaliwang grupo. Kasi ho, ang katotohanan yan, todo recruit na ho kasi talaga sila sa eskwelahan. Alam nyo kung bakit? Kasi sumusuko na yung mga NPA, yung mga biktima ng NPA, sumusuko na ho talaga. Nauubusan na sila ng membro. Sa madaling salita, nauubusan na sila ng ini-scam nila. Yung mga ini-scam nila, wala na. As in, wala na. Wala na, nagbabalikan na sa gobyerno. So ngayon, syempre, ang medyo gullible pa, yung wala pang mga alam at madaling mauto, eh yung mga kabataan na kulang sa aruga. Wala hong biro. This is true. I'm telling you. Kaya ang target nila mga estudyante, kasi ho, marami ho dyan na estudyante, kulang naman talaga sa aruga ng magulang. So they're finding belongingship, they're finding their purpose, they're finding significance. Feeling nila, pag naging makakaliwang grupo ka, ay, I have a purpose in life. Nature kasi yan ng tao eh, na yung maghanap ng purpose. So I have a purpose in life. Hindi nila alam, ini-scam lang sila ng mga komunista na ito. Eh, scammer nga yan. Eh, nauubusan na sila ng membro. Anong patunay niyan, di ba? Ilang beses na tayong nag-play ng news tungkol sa mga sumusukong NPA. Ito na naman, oh. PTV4 lang nag ano dito eh, nagbabalita nito eh. 38 dating mga rebelde nagbalik loob sa pamalaan. Magagandang serbisyo at programa na alok ng gobyerno, naging susi sa kanilang pagsuko. May ulat si Roddy Ray Salas ng PTV Davao. Sabay-sabay na tumungo at sumuko sa Davao City Police Office ang 38 na mga dating miyembro ng teroristang grupong New People's Army. Halos lahat ng mga sumuko ay mga dating miyembro ng Pulang Bagani Command o PBC ng NPA. Ayon kay Davao City Police Office Director Police Colonel Kirby John Craft, nahikayat silang sumuko dahil sa mga nakita nilang serbisyo at programa ng gobyerno sa kanilang mga lugar, gaya ng paaralan para sa edukasyon. Ito po ang naging malaking impact sa mga tao doon na talagang naramdaman nila yung presence o yung serbisyo ng gobyerno. Ayun, palakpakan na po talaga. Kaya, very good ha, very good. Saludo kami sa inyo ha. Isa po ito sa mga naging dahilan kung bakit sila sumuko at ngayon ay naniniwala na sila sa ating gobyerno. Isang gabi lang na namalagi sa DZPO ang mga former rebels at inilipat sa Police Regional Office 11 na may mas malaking pasilidad upang sila ay ma-accommodate ng mas maayos. Isinailalim naman ngayon sa debriefing at de-radicalization ang mga surrenderees. Initially po, nakausap po natin ang City Social Welfare and Development Office sa utos po ng ating Mayor Sara Duterte na bigyan po ng suporta itong ating mga surrenderees. Yun! Ang 38 na rebelde, ang unang grupo sa mga rebelding nagbalik loob sa gobyerno sa Davao Region ngayong taon. Nakatakda din silang i-enroll sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Tabay, tuturuan pa! Tingnan mo nga naman ang gobyerno, tuturuan pang mabuhay! As of May 31, 2020, umaabot na sa 4,190 ang ICLIP beneficiary sa bansa sa loob. Yung ICLIP na yan, eh, tuturuan ka dyan eh, na mabuhay uli, na magkaroon ng trabaho. Maraming programang binigay ang gobyerno dyan sa mga sumusuko na yan. 4,000 na. Ha? Nang tatlong taon, 2,646 nito ang dating NPA member at 1,544 naman ang mga milisya ng bayan. Karamihan sa mga binipisaryo ang sa Mindanao, kung saan 1,935 ang nasa Davao Region, 498 ang sa Northern Mindanao, 496 ang sa Caraga, at 370 naman sa Soksorgen. Oh. Alinsunod sa ICLIP, makakatanggap ng 15,000 pesos na financial assistance. Ano ang ba? Nakakainis naman tong gobyerno na ito! Kami na nga yung nagrebelde!
Kami pa yung bibigyan ng 15,000? Ano ba naman yan? Eh pag nung mga nag-NPA kami, kesa natutulungan daw kami, lalo kami naghirap. Tapos itong gobyerno, kesa pahihirapan na kami, binigyan pa kami ng 15,000? Ano ba naman kawalang yan ang gobyerno yan? Ah, sobra naman kayong mga gobyerno kayo, ha? Mary Anoda, maraming salamat po. Pisario, 50,000 pesos na livelihood assistance. 50,000 pesos na livelihood assistance? Anak naman ng tucha yan, oo. Bakit ganun? Bakit ganun ang gobyerno natin? Pambira naman. Hindi ko maganda yung ginagawa ninyo, ha? Hindi ninyo maganda yung ginagawa ninyo. Sobra na yan. Pagkatapos sa aming magrebelde, tutulungan nyo kami ngayon ng limpak-limpak na salapi. Bakit ganun? Eh, yung ang pangako ng NPA sa amin, tutulungan kami. Bakit kayo ang tumulong? Paano na yung kwento ng mga scammer? 21,000 pesos na reintegration assistance. Ay, sus, ginoo. At meron ding firearm renumination. Mula. Anak naman ng tucha, oo. Oh, sangga pa. Kayong mga NPA, mamamatay ba kayo sa bundok doon? O, babalik kayo, tutulungan kayo ng gobyerno, bibigyan pa kayo ng negosyo. Oh.